Hello, what's up mga Logic Cakes? And for today's video, gagawa tayo ng dalawang two-tier cake at itong ating mga sandata. Actually, tatlo dapat to pero hindi kakaya siya, sobrang haba. Kaya dalawa na lang muna at susunod na lang natin yung pangatlong two-tier natin. Siyempre, meron tayo dyan mga board na 6 inches ang gagamitin natin para sa second tier natin na may mga butas na. Tapos meron din tayo dyan sago straw, 12 pieces yan dahil nga tatlong two-tier yung gagawin natin. Tapos nandiyan din ang ating simple syrup para mas makadagdag ng moisture sa ating chiffon cake. At itong ating ginawang ACC whipping cream na total is 4 kg. Medyo sobra pa siya para sa ating tatlong two-tier na cake. Syempre mas maganda na sobra para hindi tayo mabibitin. Dahil kapag may sobra naman, ay pwede naman natin i-stack sa chiller at magagamit pa naman natin sa kinabukasan kapag may order pa rin tayo. And dito na nga, nag-start na tayo mag-filling ng ating cake. Ang size nga pala ng cake natin is 8x5 and 6x5. Pero lagi ko nga sinasabi sa inyo na ang mga cake natin, lalo na kapag mga chiffon cake, is mataas yung pagka-bake natin at umaabot siya ng halos 6 inches bawat height niya. Kaya mas lumalaki at tumataas yung itsura ng cake natin dahil nagiging 8x6 and 6x6 na siya instead na 8x5 and 6x5. Tapos syempre huwag natin kakalimutan yung mga support ng ating mga cakes, yung ating sago straw. Napakalaking tulong niyan lalo na kapag ita-travel natin yung ating cake. And ganyan yung diskarte ko sa paggawa ko ng two-tier. Tinutusok ko na agad yung ating wood dowel. Yung wood dowel na yan or wood rod or kung ano man tawag nyo, bamboo stick, bamboo dowel, kayo na bahala kung ano man tawag nyo. Pero nabili ko siya ng 75 pesos, 12 pieces na siya. Ang haba niya is 12 inches. Kaya sobrang sulit, sobrang mura, di ba? Hanapin nyo na sa Shopee yan. Tapos dito nag-cram coating muna tayo mga Logic Cakes. Actually, after ko ngang i-cram coat yung tatlong cake natin, ay in-stack muna natin sa chiller ng about 1 hour kasi nga bagong bake din yung mga cakes natin, yung mga chiffon cake natin, kaya hindi pa natin siya masyadong napatigas sa chiller or sa freezer. Kaya kinailangan ko muna siyang i-stack after mag-cram coating. Kung napapansin nyo, kapag ganitong karami na yung ginagawa ko, nagka-cram coating ako para mas mapadali yung ginagawa ko. Actually, mas madali talaga kapag nagka-cram coat tayo. Kahit mabilis ang kilos, kasi pag nag-cram coat tayo mga Logic Cakes, makikita na agad natin kung paling ba o pantay yung mga cakes natin. Hindi na tayo mangangamba. Hindi katulad ng kapag direkta mo na siyang na-icingan o na-coveran, mangangamba pa tayo kung paglagay natin ng second tier is pantay pa ba or baka mapaling na. Tapos pares nga palang wedding cake to. Ito yung gagamitin natin, Neko Liquid Food Color. Pares wedding cake to, inuulit ko lang mga Logic Cakes, baka hindi nyo narinig. Joke lang. And ang theme nga pala nito is blue and white lang. Actually, nagawa na natin tong ganitong design dun sa ating 3-tier na ginawa natin. Siguro last year yata yun. Siguro December yata yun. Mga ganun. Hindi ko na matandaan yung exact month. Pero nagawa na natin to. Kaya meron akong idea kung paano ko siya i-execute. Ayan nga yung ginawa nating design para dito. Para maging kakaiba naman yung itsura ng wedding cake na ma-order sa atin. At ang nag-order nga pala nito mga Logic Cakes is ate ng classmate ko noon nung high school na si Adrian. Si Adrian mismo yung ikakasal. Tapos yung ate niya na nag-order sa akin ay si ate April Sixon. Congratulations nga pala, classmate Adrian, on your wedding. And thank you ate April sa tiwala sa pagpapagawa ulit ng cakes dahil ilang beses na rin siya nakapagpagawa sa atin ng cakes. Tapos dahil nga white and blue, nilagyan ko lang siya ng mga dredges na white pearl dyan. Kinalat lang natin siya para magandang tignan. And dito naman tayo sa second na two-tier natin. Ito namang cake na to is pang wedding din. Tapos para naman to sa aking bayaw sa kuya ni Mamshi Cakes. Ayan, shout out Tol Justin and sa soon to be wife mo na si Regilyn. Congratulations Tol. Ito na nga ginagawa na natin yung cake na para sa wedding nyo. Yung theme naman na ginagawa natin ngayon is sage green ang kanyang magiging motif.
Kaya yung gown ni Baby Cakes is sage green din. Kaya makikita niyo yan, i-upload ko na lang. But once na ma-photoshoot na si Baby Cake, suot yung kanyang gown. Sobrang excited kami. Ring bearer kasi siya. Tama ba ring bearer? Ano ba yun? Sa lalaki yata yung ring bearer. Paano ba sa babae? Kira kasi kung mag-ano ng kasal, kaya hindi ko alam eh. Balikan natin yung sinasabi kong yun. Dito muna tayo sa sage green na yan. Paano nakuha ko yung color na yan? Using green, blue, and orange. Kayo na bahala kung anong brand yung gagamitin yung food color. Pero yan yung color combination para makuha natin yung sage green. Eh na yun na nga, balik tayo doon. Ano ba sinasabi ko para sa babae? Basta yung abay na batang babae. Hindi ko alam kung ano yung daladala niya. Basta ipapost ko na lang yan. Sana nga si Baby Cakes ay dumiretso doon sa altar. Hindi kung saan-saan kasi napakalikot at napaka-hyper din ni Baby Cake. And then dito tayo sa ginagawa nating drip. Yung drip natin, alam niyo naman yung drip na ginagawa na natin ngayon is hindi na siya chocolate drip. Whipped cream na talaga siya, which is yung ACC whipping cream na na-whip na. Tapos, i-microwave nyo lang siya. Kung wala kayong microwave is double boiler. Pwede rin naman yun. 5 seconds to 10 seconds hanggang sa makuha nyo yung consistency na gusto nyo. Tapos, yung color para makuha natin yung gold na ganito is yellow plus konting-konting brown, and then lagyan nyo na rin ng gold dust. Kung may budget naman, mas makakaganda kasi at mas lilitaw yung pagka-gold nya kapag meron tayong gold dust or luster gold na ilalagay dito sa ating drip. Tapos ganyan pa rin, same, halos same lang siya nung mga flowers na ginamit natin. Shoutout nga pala sa tropa ko na ginawa natin ng wedding cake nakaraan, yung black and white na si parang Aaron saka si kapatid na Eli, si Carmela. Alam nyo ba itong mga flowers ito ay galing pa sa cakes nila dahil nga sobrang dami ng binigay nila sa sinasoli ko pero ayaw na nilang tanggapin. Gamitin ko na lang daw sa mga future na cake orders. Kaya dito ko sila nagamit. And ito na ang ating finish out ka mga Lodi Cakes. Thank you mga Lodi Cakes. Happy 93K. Malapit na tayo mag 100K at ma-share na natin ang ating pamatay na chocolate chipon mga Lodi Cakes. Ingat kayo palagi. God bless and bye bye mga Lodi Cakes.